Patay ang isang binatilyo matapos malunod sa isang ilog sa Calamba, Laguna. Pasado launa ng hapon kahapon nang magkayayaan ang 14 anyos na biktima at mga kaibigan na maligo. Habang lumalangoy, inalod umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog. Bigo siyang makanap agad ng mga kaibigan na tumawag na rin ng tulong. Wala na siyang buhay ng matagpuan pasado alas 4 ng hapon kahapon. Hindi pa man opisyal na nagtatapos ang El Nino, pero ngayon pa lang pinaghahandaan na ang kasunod nitong La Nina na pinangangambahang magdadala ng mas maraming ulan. Silipin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Halos 15 taon na mula ng pananalasa ng Bagyong Undoy, pero ang pinsala nito sa Marikina nagdudulog pa rin ng pangamba tuwing tag-ulan. Tulad kay Aling Hasmin, 69 anyos, na nakatira sa bahaing lugar sa tabing ilog ng barangay Malanday. Iniisip namin yung katulad nung Undoy. Nung Undoy, doon pa po kami sa kabila na ano yung bahay namin, nagiba. Kaya doon ako natakot, nagkaroon ako ng pubya. Takot pa rin, pero tila nakatulong umano ang tuloy-tuloy na dredging o pagpapalalim at pagpapalawak ng ilog mula 2009. Kaya hindi na binabaha kahit ang mga mabababang lugar ng lungsod. Tinitingnan pala talaga namin kung mag-ano yung tubig. Sa awa ng Panginoon, hindi naman po. Meron tayong 6 na dredger. Batay na rin doon sa hydrological analysis na sinusunod natin. Yung tamang lugar kung saan dapat maghukay. Pero hindi pa rin nagpapakampante ang Marikina, lalo ngayong may paparating na La Nina. Dagdagak bang nila ang paglalagay ng dike sa gilid ng ilog ngayon pa lang? Nagkaroon ng slope protection project. May iwasan na yung scouring o yung pagguho ng gilid ng ilog. Bukod pa yan sa tuloy na paggawa, pagsasaayos at paglilinis ng mga drainage at water pumps, lalo sa mga mabababang lugar. Lalo na dito sa Provident, meron dalawang pumping station na iniligay dyan, na kung saan yung malakas na tubig ay habang hindi pa tumataas ng gusto, ay dun muna naiipon yung tubig at sa kanya ipapump out sa ilog. Lagi ring handang mag-rescue mga barangay officials at volunteers, lalo't natural na agusan ng Marikina Valley ng tubig mula sa matataas na lugar. Pero sana raw, hindi lang sila ang naghahanda. Sa karanasan ng Marikina, hindi kami po pwedeng magtiwala at maging complacent. Kung patuloy na nakakalbot, nawawala yung kagubutan dun sa taas ng kabundukang nakapaligid sa Marikina, babaha at babaha sa Marikina. Kaya kailangan din talaga, hindi lang sa Marikina ang preparasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Apat ang sugatan ng salpukin ng kotse sa isang van sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Nakahinto at nagpapagasolina ang van ng banggay ng likod nito ng kotse. Yan ay matapos kumaliwa ang kotse mula sa Maharlika Highway. Agad namang itinakbo sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente, pero pananagutin ng driver ng nakasalpok na kotse na kabilang din sa mga nasugatan. Arestado na ang suspect sa pananalisi sa ilang ospital at klinika, hindi lang sa Metro Manila kundi pati sa Ilocos Region, Central Luzon at Calabar Zone. Nagpapanggap umuno siyang pasyente at mga doktor ang puntirya. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Magpapanggap na pasyente, pero pag nalingat ang doktor, agad umanong nagnanakaw. Ito ayon sa pulisya ang modus ng suspect na nananalisi sa mga klinik at mga ospital. Madalas po kasi ito nagpapanggap na pasyente, kamag-anak ng pasyente, at minsan po nagpapanggap din po ito na medre po. Isa si Doc Jesse din niya tunay na pangalan sa mga nasalisihan ng suspect. Nang lumabas siya sandali sa kanyang klinik para kausapin ang clinic manager. Mabilis po yung pangyayari. Bigla pa lang meron ng person na lumapit sa bag ko. Tangay-tangay na po yung wallet ko. And then after 30 minutes po, yun na, nagkaroon na po ako ng mga unauthorized na bank transactions. Nakuhanan pa nga ng CCTV ang pagpasok ng suspect sa klinik at ang pagmamasid niya sa lugar. Umabot sa 40,000 pesos ang halaga ng nakuha sa kanyang credit card sa loob lang ng 30 minuto. Hindi nga po kasi aakalain kasi nga
matanda, maayos yung pananamit. So parang hindi mo siya pag-iisipan na may masamang gagawin. Pero tiklo ang suspect na magtangka o manong manalisin na naman sa isang clinic sa Lipa, Batangas. Naabutan po siya nung doktor doon sa isang restricted area po mismo. Doon sa clinic po, sa ospital po ng Lipa Medics. Bagamat ibang pangalan ang ginamit niya sa Lipa, positibo siyang kinilala ni Dr. Jesse. Positive po na in-identify na siya rin po yung babaeng nakita sa CCTV po during backtracking. Napag-alaman ng Muntinlupa Police sa pamamagitan ng Investigation Solution and Automated Verification na hindi lang pala dito mereklamo ng pananalisi at pagnanakaw ang suspect, kundi sa iba pang lugar. May iba pang kuha ng CCTV video sa iba pang pananalisi ng suspect. Bukod sa Muntinlupa, may parehong modus sa Antipolo, Baguio at Quezon City ayon sa pulisya. Ayon naman sa abogado ng biktima. Meron din tayo sa Batangas, meron din tayo sa Pangasinan, Tarlac. Umaabot na umano sa 4 ang mga doktor na biktima ng ganitong modus sa nakaraang 3 mula pa noong pandemya. Similarly, ang mga nangyari sa kanila was they're on duty, no? Nasa hospital sila or nasa clinic. And then while they are attending to their patients, merong isang di umanong babae no, na pumapasok doon at kinuha ang kanilang gamit. Hindi po rin natin mamimenos na may mga kasama siya. Kasi sa ganitong mga gawain po, usually po talagang mahirap or pinag-aaralan talaga. Apila naman ang abogado sa mga merchant at bangko ng mga biktima. Have also the compassion and to help also these doctors na ma-refund sa kanila itong mga unauthorized transactions na ito. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Good for you, Asian fans ni Olivia Rodrigo, dahil magkakaroon ng Asian leg ang Guts World Tour ni Philam Singer. Whether magkakaroon ng stop sa Manila, stay tuned muna tayo according to Olivia. The Queen of Tears fever ain't over dahil ang ating Baekhyun Woo na si Kim So-yoon magbabalik sa Manila para yan sa kanyang fan meeting this June. Overlooking the Swiss mountains naman, ang latest IG post ni Kapuso star, Ara San Agustin. Enjoy na enjoy ang aktres sa kanyang vacation in Switzerland. Dati nang uso pero lalong patok ngayong tag-init ang milk tea. Hatid dito'y summer kabuhayan para sa mga may kakaibang diskarte para hindi malunod ng kompetisyon. Tara't ma-inspire sa pagtutok ni Mark Salazar. Milk tea, bubble tea, boba tea, kung ano-ano na naging tawag sa palamig na unang sumikat bilang pearl shake noong early 2000s. Evolution daw ang naging sekreto ng milk tea para hindi ito kasawaan ng Pilipino. Kaya kanya-kanya ng labas ng bagong recipe ang mga milk tea shops. Ang milk tea shop na ito sa Lacson Tourism Strip sa Bacolod City, nakakabenta daw ng 200 to 300 cups per day dahil sa pumatok nilang strawberry ice blended mix. Maliban dyan, mananawa ka sa pagpipili ang sahog sa kanilang menu. May taro, red beans, pudding, lychee, grass jelly. Kung gusto mo, lagyan mo pa ng konting sipa ng mojito. Like a little treat for myself, yes. And I like the location because it's near where I work. I usually get the ice blended taro, my favorite. But I got the cocoa ice blended for now. Oras-oras daw kung pumikap ng milk tea order ang rider na si Mark ngayong panahon ng tag-init. Go order sila sir eh. Kaya tagilinit mo. Tekin lang, ipabugnaw. Bakal ma, sir, no? Bakal. Ikaw, sir, wala ka mo nagadalikyat, inom? Kisay, gadalikyat eh. Kaya grabe ginit mo. Sa bayan naman ng Look, Romblon, paboritong thirst quencher sa restaurant na ito ang kanilang avocado graham milk tea. Hindi akalain ni Patty na magkiklik sa lugar nila ang milk tea. Nag-start po ako year 2017. Small lang siya talaga eh. As in, nag-start lang ako sa labas ng bahay namin. Nilagyan namin ng milk tea yung restaurant na to. Tapos kami lang ang may kauna-unahang milk tea dito sa Santa Pinon. Sa Metro Manila unang sumikat ang milk tea na kahit magkakalapit ang mga shops, nabibilhan pa rin lahat hanggang nangyari na nga ang pandemya. Nag-boom po siya sir ng year 2014, nag 14 store po kami pero nag-close din po kasi yung mga area is nabili na ng ibang company. Ay naging ano po yun, 10 ulit. Nung nag-pandemic po, sabay pong nag-close.
bumangon ang milk tea at nag-evolve na naman. Ang mga nawalang physical stores nagsulputan ulit bilang online milk tea shops. Dahil mas pinadali na ang pag-order, kumagat ulit ang mga customer. 50% po sa sales ang naidagdag sa ano, sa yes po, virtual namin. Pag ano sir, mga 50 cups, like sa Mawa sir, more than po sa 100, like 300, 400, nagaganyan po. Sa mga gustong magnegosyo ng milk tea shop, may mga suppliers na pwedeng lapitan para sa iyong business starter kit at training. Diyan nagkakatalo sa pearl. Minsan meron ako nabibilhan, hindi masarap ang pearl. Hindi makunat. Hindi chewy, sir. Hindi chewy. Paano nyo nagagawang chewy na chewy? May time po kasi yan, sir. So, may sinusunod po kami oras. Lalo na pag cooking time, cooking niya. Kung medyo high-end ang gusto mong simulang milk tea business, mas malaki ang puhunan syempre. Yung sinasabi mong 250,000 because you need to buy this, buy apo, this, yeah, buy this. Apo, buy kasi kailangan ko na mga ganda sa... Your ingredients kasi medyo malapit-lapit sa 100,000. Apo. Okay. Ano yun, kompleto na naman yun sir. Mayroon na lang for 2 weeks o 1 month na yun. Pero pwede ka rin daw magsimulang maliit sa kapital na 50,000. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit ipinagbabawal na ng Pangulo, may mga sasakyan pa rin gumagamit ng wangwang, blinker at sirena. Kaya paghikayat ng LTO sa publiko, isumbong sa kanilang hotline ang mga maispatang lumalaba. Tinutukan niya ni Dano Tingkungko. Hindi na siguro bago ang ganitong eksena sa kalsada. Traffic na nga, tapos bigla kang pahanapan ng tatabihan dahil may dadaan. Sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Presidential Decree 96, tanging mga ambulansya, mobil ng pulis at truck ng bombero at sundalo at ibang emergency vehicles lang ang pwedeng gumamit ng wangwang. Pero wag ka, madalas may dumara ang mga dewangwang pero hindi naman ambulansya, mobil o truck ng bombero. Yung iba nga sumisingit pa sa EDSA bus carousel. Tapos na dapat ang mga araw na yan dahil base sa Administrative Order 18 ni Pangulong Bongbong Marcos na pirmado nitong March 25, bawal ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno na gumamit o maglagay ng wangwang, blinker at iba pa mga pasirena sa sasakyan. Ang Land Transportation Office o LTO, hinikayat ang publiko na i-report sa kanila kung may maiispat ang pribadong sasakyan o government vehicle na gumagamit ng wangwang. Pwedeng tumawag sa Action on the Spot hotline ng LTO sa 0929-292-0865. Maaari rin daw mag-report ng mga online scammer na nagpapanggap na taga-LTO sa hotline. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Walang takas ang isang tatay na nanggahasa umano ng sarili niyang anak. Nakatutok si John Consulta. Sa bahay na ito sa Quezon City, inaresto ang isang lalaki ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division. Ito'y matapos isumbong ng isang 14-anyos na babae ang karumal-dumal na krimen na paulit-ulit na naranasan sa kamay ng kanyang sariling ama. Ang sabi ng bata, halos araw-araw daw since 2022 siya ginagahasa ng kanyang sariling ama dahil ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng panggabi. So every night wala doon ang nanay niya kaya nagkakaroon ng oportunidad yung tatay para gahasain siya sa sarili nilang bahay. Sinubukan daw magsumbong ng biktima sa kanyang ina pero di raw siya pinaniwalaan matapos abusuhin itong May 5. Lakas loob daw itong tumakas at humingi ng tulong sa isang member ng kalapit na simbahan na siyang naglapit sa kanya sa NBI. Minsan iiyak siya bigla, natutrauma daw siya, nadidepress siya sa mga nangyayari na sarili niyang ama ang gumagahasa sa kanya. Ang biktima ay tinurn over na natin sa ating social worker sa Quezon City. So siya ngayon ay nasa pangangalaga ng isang shelter. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Paalala ng NBI sa mga nakakaranas na pang-aabuso sa kanilang sariling tahanan,
Dumulog lang sila sa aming tanggapan o humanap sila ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kung hindi man sa loob ng bahay nila, kausapin nila yung kanilang teacher, yung mga guidance counselor sa school o yung kahit sa barangay nila na mapagkakatiwalaan nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.